Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon po ay magkakabit ako ng magpapalit po ako ng SIM card, IOTA SIM card, IOTA. Saka itong battery sa ating lumang tracker, kailangan natin i-update yung mga battery kasi bloated na. Papalitan ko po yung mga battery ngayon. Okay, tuturuan ko po sa inyo kung paano magpalit ng battery at SIM card sa ating tracker para ma-update. I-update ko ngayon ang ating tracker. Panoorin nyo lang po. Salamat. So, bubuksan ko po muna itong bubuksan ko muna itong ating dashboard para tanggalin yung ating tracker sa loob. Magdayin lang po ito para ma-update yung tracker. Kailangan palitan ng bagong battery. Tatlong taon na po itong naka-install, kaya i-update natin mga battery sa SIM card. Papalitan ko ng IoT SIM card, Internet of Things, para mabilis yung speed, maganda yung signal. Yun ang uso ngayon na SIM card, magandang gamit. So tanggalin lang natin itong mga screw. So, bilisan ko lang, marami pa akong lalagyan na mga battery. 100 unit ho ito, bus, puro bus. Napakarami, kailangan natin magtrabaho para sa ating pamilya kahit may COVID-19, kailangan magtrabaho. Yan, buksan na natin itong dashboard. Dali natin mga lock dashboard. Ilahin lang natin ito. Ayun, saka itong metro, meron na itong apat na screw para matanggal yung ating tracker. Okay, what's up? What's up? There is no power. What power? That tap. Ah, they remove the tap and everything. I don't know where they remove it. What time? Okay po, tuloy natin. Atin po tatanggal ang screw. Tanggalin na natin ito. Ating mga screw sa may metro. Ayan, ganito lang ha. Bilis lang. Ganito lang pagkakas ito para matanggal natin ang metro. Ayan o, dahil lang. So, andito po yung ating ayan po, ito po yung ating GPS tracker monitoring system dito sa loob. Patanggalin ko lang to. So, salit lang po. Para matanggal natin, kailangan natin ang cutter. Nasaan yung ating cutter? Nawawala. Nawawala ang cutter. Ang ating tool box ito. Ang ating cutter. Putulin natin ito. Pinotol ng manong. Ayon. Tanggalin na. Sa power, putin para matanggal yung ito po. Tanggalin natin yung power. Ito, ito po yung ating tracker, made in Malaysia, made in Malaysia po ito. 12 volts to 24, pwede ito sa mga track. So okay guys, ngayon po open natin itong tracker natin, GPS tracker. Special yung ito, pang tanggal. So, hirap ito yung mga apat na screw. Palasin lang natin ito. Maganda itong tracker na ito, magandang quality, matibay, gawang Malaysia. Merong backup battery. Kaka may backup battery yung mga tracker na mabibili, maganda klase yan. Ayan o. So, punta natin ang ayun, nabot na po. Ang
una po natin gagawin, tagalin muna natin yung battery. Ayan, burutin natin yung battery. Patapos, tanggalin natin yung itong mga screw. Tatlong screw para matanggal yung battery. Palasin natin yung mga screw. Kailangan nung palitan ng battery para nasa condition ulit. Ayun, ito. Palitan natin yan. Ito, 1300 mAh ang ating battery. Ganitong battery, malaki. Lagay natin yung balik natin. Balik muna natin yung battery, tapos sulod natin palitan yung SIM card. Yung Luma SIM card. Ayan. Ganyan lang po yan. Lagyan muna natin ang screw. Yung isa. Pinatan na natin. Sunod natin yung kabilang screw. Patapos yung patatlo. Ganyan lang po at ito yan. Ipitan po natin ng ayos para hindi siya luluwag. Ipitan ng ayos. Yan. Iusin natin pagkakaigpit para hindi magluluwagan ng ating mga screw. So wag po muna natin kukulang yung battery. Tanggalin muna natin yung SIM card. Yung lumang SIM card. So, tapos palitan natin ang bagong SIM card. Ito yun po yung bagong SIM card, IOTA SIM card, IOT Internet of Things po ang ibig sabihin ng IOT SIM card. Mabilis na ito. Ito yung ginagamit sa mga magandang device. Yun, ilock natin. Pagkatapos po, balik na natin, ibalik natin yung i-connect natin yung battery sa terminal niya. Connect sa terminal, i-push, yun. Iusin natin. Ayan. Kailangan natin i-reset yung device. Press natin reset. Ayan, umilaw na. Ayan po. Okay na. Ganun lang po kasimple. Pag-update natin ng battery saka SIM card. Patapos, babalik ko na po ito sa ating vehicle. Balik natin. Skip pa natin yung mga tornillo. Kailan po kasi yan. Ang ating made in Malaysia na GPS tracker. Yan. Kita natin. Bilisan. Kailangan mabilisan ang trabaho. Madami pang nakapila. Ayan po. Ating tracker made in Malaysia. Ayan po, made in Malaysia. 12 volts to 24 volts, 0.5 ampere ang kanyang konsumong kuryente. So ibabalik ko na lang po ito doon sa loob dito sa ating Toyota, sa Toyota Coaster po ito, lumang modelo. So kukunin ko lang po doon sa loob at tetestin na naman ang ating tracker. So ito guys, ang ating tracker na kinunin ko na sa power. Pagkatapos lalagay ko po ng cable tie para i-fix ko na sa loob para matesting na naman namin kung gumagana ng ayos. So ilagay ko muna po sa loob, i-fix ko muna. Ayan po, meron na pong cable tie ang ating tracker. Hindi na po ito luluwag, hindi na alog-alog. Kailangan lagyan natin ng cable tie. So isasara na po natin ito. Pagkatapos titingin na lang, babalik na lang natin. So okay po, naibalik ko na itong cover, itong dashboard meter device nandito sa loob. Natesting na po namin ito, so gumagana na daw po ng ayos. So tapos ng ating pagpapalit ng battery. Ganun na po kadalibilis ang pagpapalit ng battery saka SIM card. Kahit sa cellphone, ganun din. Patayin nyo muna yung cellphone nyo. Tanggalin yung battery. Palitan ng SIM card. Mabilis lang po. Kailangan po nakamas tayo. Yan o. Ngayon po yung COVID. Kailangan mo trabaho kahit COVID.
Ito guys, yung ating napalit ng battery ngayon, puro lobo na, bloated. Kaya pinalitan na namin ng battery. Kasi tatlong taon na itong naka-install sa mga sasakyan. Saka yung SIM card niya, oh, siyam na piraso lahat yan. Ito yung SIM card niya, machine to machine ang ibig sabihin niya. M2M, machine to machine. Device na makakagamit niyan, SIM card. IoT SIM card ang tawag dito. Yung pinaka-latest na SIM card, mabilis. Kaya nagpalit kami ng SIM card at battery. So maraming salamat po guys. Hanggang ulitin. Maraming salamat sa inyo. Bye!